guys, it's A. Welcome to my vlog. So basically, this is my first vlog. Kaya naman, mag-share ako ng mga facts about P. And sorry na rin guys, kasi may mga maririnig kayong mga sasakyan na dumadaan. Kasi yung bahay namin at yung kwarto ko is katabi lang ng kalsada, tas highway pa. Kaya yun, pagpasensyahan nyo na. So, without further ado, let's get started! So, una, ako nga pala si Amerin A. Montoya. A stands for Alcazar. And Amerin kasi kinuha yun ng mami ko sa pangalan ng lola at lolo ko. Ame, Amelia, tapos Rin, Larry. Kung mapapansin nyo yung Larry, wala naman siyang N sa dulo. Kaya dapat ang magiging pangalan ko talaga is Amery. Kaso sabi ng lolo ko, pangit daw yon kasi parang Lemery Batangas. Yun, Lemery. Kaya naging Amerin, dinagdagan lang ni mami ng N. So yun, again, Amerin A. Montoya. So I am 17 years old and I'm from Silang, Cavite. So ako po ay isang grade 11 student sa Rogationist College. And ako po ay isang ABM. ABM kasi gusto ko pong, ang kukunin ko pong course is Business Management. Tapos gusto ko po, pag nakatapos ako ng pag-aaral, gusto ko maging isang broker. Yung broker yun yung mga nagtitinda ng mga kondo, ng mga lupa, mga ganun-ganon. Tapos kaya yun ang gusto ko kasi wala lang, nakikita ko lang sa mga tita at tito ko na ganun yung trabaho nila. Tapos parang ang unlad-unlad nila, ang successful nila. So, sila yung ina-idolize ko sa magiging trabaho ko in the near future. Sila yung magiging inspiration ko. Isa sa magiging inspiration ko, yung tito at tita kong yun kasi ang galing nila. As in, nakakapunta sila sa mga iba't ibang bansa dahil lang dun sa pagtitindan nila, ganun. At ako nga po pala ay member ng San Roque Band. Ako po ay isang majorette. At ako po ay flutist. Pero hindi po ako ganun kagaling sa pag-flute kasi tamad po ako mag-aral. Legit po talaga. Mas magaling yung nanay ko. Kaya yung nanay ko lagi na lang galit kapag yun, alam niyo yun, kapag tutugtog ako tapos hindi naman ako nag-i-help yung mga. And I am an actress po. Hindi po ako artista sa TV. November lang po ako ng isang teatro. Kasi po, simula po nung bata ko, gustong-gusto ko na po talagang maging artista. As in, gusto ko kahit commercial lang, kahit sa commercial lang, makita ko yung mga gaganon-ganon. Gusto ko kaman talaga maging ganon. Tapos, nung grade 4 ako, para meron kaming play. Ang title niya is yung Annie the Musical. Tapos ako dun si July, yun yung role ko. Tapos nung grade 6 naman ako, meron din kaming play. Ang pangalan ko naman dun, nakalimutan ko na yung pangalan ko doon. Basta, ang play namin is yung Matilda naman. Basta si Matilda yung nagbabasa ng libro. Tapos may mga magic-magic siya. Tapos ako doon yung nanay niya. Ako yung nanay ni Matilda. Yung ang sungit-sungit ko, ganun-ganun. Basta ang sungit ko, mas bagay kasi talaga ako sa mga role na mataray, masungit. Pero, kahit ano naman, kaya ko. Tapos, nung grade 9 kami, gumawa kami ng silent film tsaka short film. Sobrang ganda nung kinalabasan namin talaga. As in, ang galing kasi talaga ng director namin. Yung director po namin is yung kaibigan kong si Shari. Kaya yon, ang galing-galing niya. Ang ganda ng utak niya. Grabe, sobrang lawak. Talagang naisip niya yung mga ganong concept. Kaya yon, ang ganda nung kinalabasan tas ng grade 7. Tas ngayong grade 11 ako, nagkaroon kami ng tanghalang Rogationista sa school. Yung parang meron kaming musical play. Pero parang nga lang siyang concert kasi puro kantahan. Tapos puro siya sayawan, ganun-ganun. Tungkol siya sa mga, bakas ng kahapon, bakas ng lumipas.
ganon. Tapos ang mga 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, ganyan-ganan. Ang sinayaw, sumayaw ako doon. Sabi kasi ni Derek, ang galing ko daw sumayaw. Tapos nagulat talaga ako. Sabi ni Derek ha, sabi ni Derek, ang sinayaw ko doon is one-way ticket. Tapos nagsayaw din kami sa Manila. Tapos yun, grabe, sobrang saya. Yun yung pinaka magandang play namin. Kasi meron pa kaming, alam niyo yun, yung TV sa likod, yung LED chuchunes. Yung kita kami doon, kita kami sa TV, tapos lahat kayo itsura ko. Tapos ang daming tao talaga, as in parang nag-concert. Yung feeling ko nun, parang kinakabahan talaga ako, as in. Next naman is player po ako ng table tennis. Dati po, nung grade 6 ako, varsity ako. Ngayon, hindi na, kasi wala nang ganun sa school namin. Naalala ko, nung grade 3 ako, nagsimulang mag-table tennis sa school. As in, para talaga akong syunga. Hindi naman ako magaling nun. Try lang ako ng try. Intrams nun. Hanggang sa natuto na ako. Tapos nung grade 6 lang ako naging varsity kasi dun lang nangailangan ng member. So, next naman, meron akong kapatid na babae. Tapos pinagkakamalan nung mga, alam mo na, chismosa dyan, na anak ko daw yon. Si Eliana. Kasi, di ba, ako 17 years old na ako. Siya ngayon, 9 months old pa lang. Di ba, ang line ng agwat. Anak ko ng nanay ko, ha? Hindi anak ko. Hindi ko yun anak. Okay. Yun, sobrang cute niya. Tapos sobrang lambeng. Tapos nahilig siya sa Elmo. Alam mo yung pag nakikinig siya ng mga Elmo, mga nanonood siya ng... Kapag nanonood siya ng Elmo na video sa... TV, talagang tuwang-tawa, as in yung ngiti niya. Grabe, the best, priceless. Talagang matutuwa ka. So, sabi nga nila, sino ba talaga yung inspiration mo sa buhay? So, my number one inspiration in life. Pang Miss Philippines, no? My number one inspiration in life is my mom. Dahil, mahal na mahal niya ako. Kahit lagi kaming nag-aaway, alam mo yun. Hindi matatapos yung araw na hindi init yung ulo niya dahil sa akin. Kahit na ganun siya, mahal na mahal ko siya. Kasi, grabe, sobra niya akong inalagaan. Pinalaki niya ako ng ayos, tinatama niya lahat ng mali ko. Tapos, yun, sobrang sweet niyang nanay. Kahit na minsan mataray siya, grabe. Talagang sobrang hardworking niya. Lahat talaga gagawin niya para sa kanyang pamilya. Para lang maging masaya, para lang, alam niyo yun, maging ayos yung lahat. Hindi man kami perfect family, pero at least, masaya kami. Ang sunod naman is, yung favorite food ko, madami kasi, as in. Alam niyo ba, sobrang takaw ko talaga. Hindi talaga ako nataba, kahit anong kain ko, kahit anong vitamins ko, hindi talaga ako nataba. Hindi ko din alam kung bakit. So, yun, ang favorite food ko is, mga street foods, mga fishball, kwek-kwek, ganun-ganun. Pero pag sa ulam naman, sinigang, yun, favorite ko yun, sinigang, tsaka adobo, yung adobong iniga. Tapos, sa Jollibee, gusto ko yung ino-order ko lagi dun, yung super meal. Kasi, grabe, busog na busog talaga ako pag yun yung kinakain ko, tapos magmamais ka pa. Tapos yun lang. Tapos mahilig din ako sa shawarma, tsaka sa ice cream. Diba? Ang dami, no? Pero pinakagusto ko talaga is ice cream. Pag yun. Kapag sa school, Diyos ko, lagi ako nakain ng ice cream noon. Ngayon hindi na. Kasi dati nagkasakit ako, yun. Yung lalamunan ko na magasis. So, sa aming magkakaibigan at sa aming magkaklase, ako po talaga yung pinakamaingay. As in, sobrang ingay ko, ang lakas ng boses ko. Alam mo yung nandito lang naman yung kausap ko, tapos ganito yung boss ko, grabe, ganun-ganan, ganun-ganyan. Ang ingay ko talaga, as in, tas madami akong kwento, hindi ako nauubusan ng kwento. Dati nga kami, nung dito kami sa kwarto ko, majorette namin, may tugtog kami, fiesta. Alam ba, hindi nakatulog yung majorette namin kasi sobrang ingay ko, napakadami kong kinikwento ko sa kanya. So, yun, grabe, sobrang, sabi nga ni Ate Bea, hindi na daw siya tatabi sa akin matulog kasi talagang hindi kami makakatulog gawa ng sobrang ingay ko. So, yung weakness ko naman is yung maging mag-isa. Alam mo ba, minsan, kapag mag-isa lang ako, dati kasama ko lang kasi yung yaya ko kasi si mami call center agent siya.
So, kapag ako lang sa bahay, tapos kasama ko yung yaya ko, pag matutulog ako, minsan, naiyak ako, ganun-ganun. Tapos, nung bata ko, meron akong ginagawa. Kasi si mami, di ba, nagko-call center siya, sa Marikina pa siya noon. Ang kasama ko lang sa bahay ay yung lola at lolo ko. Tapos, yung damit ko, nari ngayon, linggo ngayon, tapos mamaya alis si mama. Yung huling sinuot nang yon, hindi ko yun ilalagay sa marumihang damit. Kasi, tatabi ko siya sa pagtulog ko, nilalagay ko sa unan ko, tapos niyayakap-yakap ko. Kasi, ano, gusto ko, katabi ko lagi si mama. Kaya nun, naintindihan ko naman siya, nahalangan yung mag-work for me, para sa amin. Yun na lang ginagawa ko para hindi ko siya masyadong mamiss. Tapos lagi kaming nagko-call para yun, hindi kami magkamisan. So next naman is yung pinaka hindi ko makakalimutang nangyari sa akin noong bata ko. Ito yung panahong tinatakasan namin ng lolo ko, yung lola ko. Kunwari pupunta kami sa Buhed. Yung lola ko mag-aayos na yun ng ano. Kasi yung lola ko laging may bayong para yung mga, kunwari yung mga mapipitas na sa Buhed namin ilalagay niya sa bayong. Eh ang tagal-tagal mag-aayos ng lola ko kaya lagi namin siya tinatakasan ni daddy. Tapos pupunta kami sa Buhed. Yun, maglalakad-lakad kami, sasama ako magpatuka sa manok. Kasi talaga ang daming manok ni daddy, tapos ang tawag dito. Tapos naliligo ako, alam mo kasi sino yung kasama ko sa maligo nung bata ko. Kasama ko maligo yung mga baboy, as in lahat yon, lahat ng baboy sa, ano tawag doon yung tiniterhan ng mga baboy. Basta yun, hindi ko alam eh. Yung maliligo kasamang baboy, tapos naka-host. Tapos alam niyo, nakapang majorette pa ako noon, naliligo pa. Naliligo lang ako noon kasama yung mga baboy, nakapang majorette pa akong palda noon. Tapos, syempre, mga ngalakal kami tuwing Friday, sumasama ako kay daddy. Tapos every Friday or Saturday, magja-Jollibee kami noon. Ganun ako kamahal ng lolo ko. Like kami nagja-Jollibee, nag-i-sport kami. Tapos nagagalit yung lolo ko kasi syempre Jollibee, ako lang naman yung makakakain nun. Tapos ang mahal-mahal. Sana daw, ano, undox na lang daw yung kinain namin. Di nagagalit yung lolo ko kasi syempre ako nga yung pinaka-paboritong apo. Noon yun, kasi ako lang naman yung apo dati. Ngayon, madami na kami. Madami na kaming apo. Pero ngayon, hindi na namin nagagawa yun kasi wala na, busy na eh. Busy na sila sa trabaho nila sa Buhed. Tapos hindi na sila dito nakatira, doon na sa Buhed. So, yun yung pinakamasayang nangyari sa, yun yung pinaka, hindi ko makakalimutan, tsaka pinakamasayang nangyari sa akin nung bata ako. So guys, dito na po nagtatapos ang ating vlog at sana po ay mas nakilala nyo pa po ako. And don't forget to like, share and comment down below yung mga gusto nyo pong ipagawa sa akin sa aking next vlog. And please don't forget to subscribe! Bye-bye!